Hey guys, I'm back. Pasensya na, medyo natagalan tong video na to kasi naapektuhan din kami ng bagyo. Kayo, kumusta kayo dyan? Sana okay pa kayo. Let me know in the comments. Anyway, let's give our shoutouts po kina J. Melvin Danau of Taguig City at kay Carlo Gaming Philippines Highway at kay JC Capua na nag-contribute na isang importanteng info sa video na to. Makikita niyo yan mamaya. Okay then, let's get to it. Doon sa isang previous video ko tungkol sa Metro Manila Bridges, in-explain ko na ang mga tulay ay crucial para ma-spread out ang traffic sa isang metropolitan area. Pero ang topic natin ngayon, ang inter-island bridges, iba naman to. Ito yung mga tulay na magko-connect sa dalawang landmass or isla na walang connection at all before. Kung dati, ferry or barko lang ang paraan para makatawid, ngayon ay plano nilang lagyan ng tulay upang direktang maka-access ang magkabilang panig. Okay, understood? Ngayon, sa isang pre-SONA forum noong 2018, bilang bahagi ng Build 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 program, in-announce ni DPWH Secretary Mark Villar ang isang ambisyosong project na gagawa ng 16 na mahahabang tulay na magkokonekta sa ating mga watak-watak na isla. Ito ang 16 na minention niya, from as far north as Bataan, Central Luzon, hanggang sa pinakatimog ng dako ng bansa, ang Tawi-Tawi. Iisa-isahin natin ito mamaya. Pero huwag masyadong excited ah. Ang totoo dyan, as of November 2020, sa 16 na yan, isa pa lang ang nakaschedule for construction next year. Yan ang Pangil Bay Bridge. Ang ibang mga tulay ay either nasa feasibility study pa lang at yung iba ipinagpaliban na dahil sa pandemya. Pero of course, susubaybayan pa rin natin yan kasi it's a good plan at malay nyo ituloy ito sa susunod na administrasyon. So zoom in muna tayo sa Luzon. First ay ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Kung titignan mo ang mapa ng Manila Bay, mapapansin mo na malawak ang loob, around 2,000 square kilometers. Pero meron itong maliit na opening na gawa ng peninsula ng Bataan at ang baybayin ng Cavite. Parang kinurot nila yung opening ng Manila Bay. Kung susukatin ito, halos 20 kilometers lang ang distansya. And yet, kung nasa Cavite ka or anywhere sa Calabar Zone or Metro Manila, ang paraan ng pagpunta sa Bataan ay una, pwede kang dumaan sa EDSA, NLEX, SETEX, then pasok sa mga local highways ng Bataan. So by land, mga 4 hours ang travel niyan. Or kung okay ang panahon, pwede rin sumakay ng ferry mula sa Mall of Asia or CCP Complex. Tapos dadaong ito sa Port ng Orion sa Bataan. Mas mabilis ito pero kailangan mo rin mag-land travel ulit within Bataan. Kaya simula 1987 hanggang 2012, si Felicito Payumo, isang dating Bataan Congressman, SBMA Chairman at BCDA Chairman, ay nag-propose na isang bridge na tatawid ng Manila Bay, connecting Cavite at Bataan. Ang tawag niya noon sa project ay Trans-Manila Bay Crossing. At ang layunin nito ay pabilisin ang travel between the three regions of NCR, Calabar Zone at Central Luzon. Gagawa din daw ito ng big loop around Manila Bay para may alternative route between North and South. Finally, this administration pinikap ito ng DPWH at tinawag na Bataan-Cavite Interlink Bridge. Isang 32-kilometer na tulay, may 4 lanes at cable-stayed ang structure. May dalawang navigation bridges, ang North Channel Bridge na may 400 meters span at ang South Channel Bridge na 900 meters naman. Of course, kailangan navigable ang ilalim ng bridge kasi may mga malalaking barko na papasok sa Port of Manila. Meron din itong interchanges, land viaducts, turnaround facilities, toll plazas at administration building. Ang mga pylons nito ay halos 50 meters deep sa tubig. This would be an iconic bridge. Magiging signature look ito ng Manila Bay at magre-represent ng syudad natin
tulad ng ginagawa ng Golden Gate Bridge sa San Francisco. Sa plano ay nagmumula ito sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan hanggang sa Barangay Timalan sa Naic, Cavite. At posible rin itong tumama sa Corregidor at Carvalho Islands. Of course, para ma-access itong bridge sa Cavite side, kailangan ng connection sa Cavitex or Calax, or pwede rin i-extend ang MCX papuntang Naic. Sa Bataan side naman, pwedeng mag-connect din sa SFEX, SETEX, NLEX Phase 3 at Manila Bay Coastal Expressway. Na-approve na ng NEDA ang proyekto nito noong January 2020. Kaso noong kasagsagan ng pandemic, in-identify ito bilang isa sa tatanggalin sa flagship projects natin. Pero nitong October 2020 lang, parang nabuhay ito muli. Pumirma ng 3 billion peso contract ang DPWH para sa detailed engineering design ng tulay. Ang mga designers ay taga-Amerika at engineers mula sa South Korea. At ang funding ay manggagaling sa ADB. Next, ang Mindoro-Batangas Super Bridge. Sa kasalukuyan, kung pupunta kang Mindoro, ay dadaan kang SLEX Star Tollway. Then from Batangas Port, sasakay ka ng ferry or Roro papuntang Puerto Galera, Mindoro. As early as 2011, hiningi ni Governor Umali ng Oriental Mindoro na pag-aralan ang isang tulay na tatawid ng Verde Island Passage. At from 2012 to 2015, maraming nag-propose na gawin ang proyektong ito, from DPWH to some Malaysian investors to San Miguel Corporation. Sa lahat ng proposal na yan, floating or pontoon bridge ang design na lumalabas dahil, una, iniiwasan masira ang ilalim ng Isla Verde Passage na isang center of biodiversity pala. At pangalawa, dahil may mga bahagi na 300 meters ang lalim ng tubig, so napakalalim nito. So ganun pa rin ang latest design ng DPWH. Magsisimula ito sa Barangay Ilihan, Batangas City, to Verde Island, so that's 6.4 kilometers, then from Verde Island to Barangay Sinandigan in Puerto Galera, 4.4 kilometers. Including yung portion na nasa lupa, it will have a total of 15 kilometers. Siyempre, may elevated portion din para makadaan ang ship sa ilalim. Magkakaroon ito ng 4 vehicular lanes at may provision for pedestrian at bicycle lanes. Magiging daan din ang tulay para sa mga linya ng tubig, kuryente, gas at telco. Noong July 2019, nilako ng DPWH ang proyekto sa mga private companies bilang PPP project. Actually, it makes sense na si San Miguel ang gumawa nito kasi pwede niyang idugtong ito sa Star Tollway. Kung naalala niyo ang video ko sa Southern Expressways, may proposed extension ang Star Tollway hanggang Barangay Pinamukan. So, konti na lang darating na ito sa Barangay Ilihan at doon na mag-umpisa ang bridge. Unfortunately, as of November 2020, wala pa rin balita kung sino ang gagawa nito. Ang susunod ay ang Camarines-Catanduanes Friendship Bridge. Catanduanes is an island off the eastern seaboard of Luzon or Bicol. Pag magandang panahon, pwede kang mag-eroplano or mag-ferry mula Tabaco Port papuntang Virac. Kaso madalas natatamaan ng mga bagyo yung isla na yan kasi exposed siya sa Pacific Ocean. So syempre, pag may bagyo, titigil lahat ng air at sea travel. Kung may bridge na lang sana para kahit may bagyo, pwede pa rin mag-cross. Meron naman mas malapit na point, yung peninsula ng Karamuan. Di ba sikat yan na beach destination? As far back as the 1980s, pinapost na ng dating Catanduanes Governor Berceles ang isang bridge connection dyan. At noong 2013, inapprove na ito sa RDC, headed by Albay Governor Salceda. As of 2019, lumabas na ang design para sa isang 10.7 km bridge, 2 lanes. Nagmumula ito sa Caramon Camarines Sur hanggang San Andres Catanduanes. However, as of 2020, ito ay isang plano pa rin at wala pang announcement kung may proponent na at kung paano ang funding. Okay, ang susunod ay ang Sorsogon-Samar Link Bridge.
Sa mapa ng Pilipinas, isipin mo na malayo ang Luzon sa Visayas. Pero kung mag-zoom in tayo, makikita mo na ang layo mula Matnog, Sorsogon hanggang Allen, Northern Samar ay 23 kilometers lamang. Nasa gitna niyan ang San Bernardino Strait. Madami ang tumatawid dyan by ferry kasi yan nga ang daanan ng mga kotse, mga bus at truck na nagta-travel between Luzon at Visayas. 1 hour at 30 minutes lang ang travel by ferry. Kaso pag may bagyo or kapag congested ang mga pantalan, madalas na sa stranded ng ilang oras or araw ang mga kababayan natin. Wala kasing redundancy or alternative way to cross. Base sa feasibility study na nakumpleto noong January 2020, may design na para sa 3 or 4 na bridges na magkokonekta mula Pulasi at Kalintaan Island sa Matnog, Sorsogon, hanggang Kapul, then hanggang Dalupirit Islands papuntang Allen, Northern Samar. May kabuuan itong 24 kilometers at estimated cost na 284 billion pesos with 6 years to construct. Halos kalahati na yon ng annual budget ng DPWH. At sa tagal ng construction period, hindi nakapagtataka na labas-pasok ito sa priority list ng gobyerno. Ngunit, at salamat po kay JC Capua sa pag-share nito. Sa isang interview sa Radyo Inquirer DZIQ noong 2019, in-announce ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel na kasama sa South Luzon Expressway Network ang TR4 hanggang Lucena, TR5 hanggang Matnog, at TR6 na isang bridge hanggang Allen, Northern Samar. So parang inakin niya ang project na yan as part of SLEX. Well, hopefully payagan ito ng gobyerno para masimulan na. Next ay ang Panay-Guimaras-Negros Link Bridge. Ang malalaking isla ng Panay at Negros ay magkakalapit lang, 34 kilometers ang pagitan. At nasa gitna pa nila ang Guimaras Island. Sa kasulukuyan, ferry lang ang paraan para makatawid. So, it makes sense na magkaroon ng tulay dito na tatawid ng Iloilo at Guimaras Straits. Marami ng proposals ang dumaan upang ipagkabit ang mga islang yan. Noong 1999, gumawa ang JICA ng plano na magkokonekta sana from Leganes, Iloilo, to Pulo Pandan, Negros Occidental. Noong 2013, Governor Defensor of Iloilo and Governor Marañon of Negros Occidental ay gumawa naman ng alternatibang ruta na magbabypass sa Guimaras. So, didiretso ito from Banate, Iloilo, hanggang Enrique B. Magalona sa Negros Occidental. Pero sa latest design ng DPWH as of 2018, ganito ang mga segments. Phase 1, 4 kilometers from Leganes to Buena Vista. At Phase 2, 12 kilometers from San Lorenzo to Pulo Pandan. So a total of 16 kilometers over water. At kung naalala niyo yung proposed Panay Railway / Expressway sa previous video ko, baka pwede rin itong pagdugtungin somehow. Dumating pa nga noong 2018 ang isang grupo ng engineers at contractors mula China na involved sa paggawa ng Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge na isang 55-kilometer bridge. Ang kooperasyon sa paggawa ng mga tulay ay isa sa agreements na pinimahan nung dumating si Chinese President Xi Jinping, which I think is crucial kasi sila ang may karanasan sa paggawa ng mahabang tulay sa dagat. Kaso latest report this July 2020 ay umatras ang mga Chinese dahil sa COVID. At finally, nitong August 2020, in-announce ni Presidential Advisor Secretary Vince Deason na tuluyang isinantabi ang project na to dahil sa pandemya. Hopefully, mabuhay muli ito next year. Next ay ang Cebu Fort Bridge. Actually, natakal na natin ito sa previous video on Bismin Expressways. Gaya ng sabi ko noon, sa ngayon, dalawa pa lang ang tulay mula Cebu Island papuntang Mactan. Ang una ay ginawa noong 1972. Ito ang original na Mandawin-Mactan Bridge or Sergio Osmeña Bridge kung tawagin. Ang pangalawa ay binuksan noong 1999, ang Marcelo Fernan Bridge. Ang pangatlo ay ginagawa as we speak. Ito ang Cebu-Cordova Link Expressway or CCLEX. At itong fourth bridge naman, ang huli, gaya ng CCLEX,
it will be both an expressway and a bridge. Ito ay 420 meters connecting barangays Ipo at Pusok in Lapu-Lapu City, malapit sa airport, hanggang barangay Umapad and Opao sa Mandawi City, near the proposed Kansaga Bay Reclamation. Meron din itong kasamang coastal road component na tinatawag na Mandawi Coastal Road. Personally, I was hoping na mapunta itong project na to sa Metro Pacific Tollways para mabuo nila ang isang high-capacity north-south network for Metro Cebu. Pero mukhang gagawin nila ito through JICA loan kasama nung Davao City Bypass Project at mabubuksan pa ito sa 2028. Okay, next. Ilalump together ko na lang yung apat na sunod na tulay kasi unfortunately, pare-pareho silang walang nangyayari masyado. First one, ang Negros-Cebu Link Bridge na magdudugtong sana sa dalawang malalaking isla na yan dito sa makitid na portion ng Tanyon Strait. 5 kilometers lang ang layo mula Cebulan sa Negros Oriental papuntang Santander Town sa Cebu. Next, ang Cebu-Bohol Friendship Bridge naman ay may total na 24 kilometers. Isa itong serye ng mga tulay at causeway na magkakabit-kabit mula Cordova Town sa Mactan hanggang Olango Island hanggang Getafe sa Bohol. Magkakaroon din ito ng mga exits at rampa sa mga islang yan. Actually, kung naalala nyo yung CCLEX mula sa SRP Cebu, kasama ito sa buong project ng Cebu-Bohol Bridge. So sana si Metro Pacific Tollways din ang magtutuloy nito, maliban sa pagbibigay ng access sa libo-libong travelers between Cebu at Bohol, ito rin sana ang makakasolve ng kakulangan ng tubig sa Cebu City at ang supply ng kuryente sa Bohol. Ang Bohol-Leyte Link Bridge naman ay isang tulay mula sa Ubay Town sa Bohol, tatawid ng Lapinig Island hanggang Maasin City sa Southern Leyte. At ang Leyte-Surigao Link Bridge naman ang magkakabit from Visayas at Mindanao, mula sa San Ricardo, Southern Leyte, hanggang Surigao City. Kasama ang apat na ito sa original priority lineup ng build-build-build projects ng PPWH. Pero tinanggal muna sa ngayon dahil sa engineering challenges. I guess ang ibig sabihin nito ay napakalalim ng dadaan ng dagat at ang mga technology ay napakamahal or impractical sa ngayon dahil sa pandemya. Sana lang ay ituloy ito ng susunod na administrasyon sa tulong ng mga partner natin sa China, Korea at Japan. Okay, nakarating na tayo sa Mindanao. Unahin natin dito ang Davao-Samal Bridge. Ang Island Garden City of Samal or Igapos kung tawagin ay isang pulo sa Davao Gulf na may 300 square kilometers at halos 100,000 na populasyon. Kasama pa rin ito sa Metropolitan Davao area, ang pinakamaunlad na economic center sa Mindanao. Sa ngayon, kilala ito sa mga beach resort at nagsaserve ng 700,000 tourists na dumarating mainly by ferry. Kaso malaki rin ang potential ng islang to para sa residential, industrial, at cultural developments kung may permanent vehicular connection sana. Ang pinakamalapit na distansya niya sa mainland Davao ay halos 800 meters lang. Matagal nang may feasibility study ang JICA para sa isang tulay na magkakabit sa dalawang panig na yan. Sa JICA plan, sinadyang iwasan ang mga beach resorts at dito maglalanding sa lumang shipyard na inoffer ng libre ng landowner. Pero recently, sa final design na pinagawa ng ADB at DPWH, dito nila pinadaan ang tulay mula sa junction ng R. Castillo at Daang Maharlika through Davao Beach Club, tapos tatawid ng Davao Golf papuntang Barangay Kaliklik at Barangay Limaw, Babac District sa Samal. So dito ay tatamaan niya ang mga beach resort, kaya tumututol ang mga resort owners dahil ayaw nilang matamaan ang lupa nila. At kinakwestiyon din nilang pag-issue ng ECC dahil matatamaan naman ang mga coral reef sa harap nila. Sayang kasi ready for construction na sana ang 4-lane bridge na to na kayang mag-serve ng 25,000 vehicles a day. At masastabilize sana nito ang supply ng kuryente sa isla ng Samal. Mukhang back to the drawing board sila at kailangan nilang idaan ulit sa lumang shipyard.
So yan po ang kahalagahan ng pagkonsulta sa mga stakeholders. Tulad ng sabi ko sa previous video, malakas makanimbi mentality ang mga tulay. Ang susunod sa listahan ay ang Pangil Bay Bridge. Ang Pangil Bay ay mahanap sa Northern Mindanao, nasa pagitan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Kung nasa Iligan City ka at kailangan mong pumunta ng Uzami City, pwede ka mag-land travel to Tubod, then take a ferry to Tangub City, and then land travel again to Ozamis that will take you 70 kilometers. Pero kung gusto mong land travel all the way, iikot ka dito sa Aurora, Tambulig, at Tangub. So magiging 150 kilometers na for 2.5 hours travel. Kung sana may tulay na lang dito sa magkalapit na points na halos 1.7 kilometers lang ang distansya. Kaya isa ang Pangil Bay Bridge sa prioritize ng DPWH. Right now, nasa final conceptual design na sila para sa isang 3.7 kilometers na tulay. Mag-umpisa ito ng construction sa 2021 na gamit ang isang loan mula sa Korean Export-Import Bank. At pag natapos ito sa 2024, magiging 10 minutes na lang ang pagtawid sa dalawang probinsya na yan. Lastly, punta naman tayo further west sa Zamboanga Peninsula at mga katabing isla nito. Nagdeklara ang DPWH ng listahan ng priority projects sa rehiyon na ito at tinawag na IGC-MRSE or Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project. Ang layunin ay hindi lamang pabilisin ang daloy ng tao, sasakyan at goods, kundi pati pagandahin ang security sa area na yan. Nakapaloob sa programa ang improvement ng 7 roads, ang Gikam Bridge, at 3 tulay sa Tawi-Tawi Province. So una ang Gikam Bridge na tatawid from mainland Zamboanga Sibugay Province to Olotanga Island na isang pulo na may 194 square kilometers at 87,000 na populasyon. Base sa design, ito ay magiging 540 meters na maglilink from Barangay Gikam sa Alicia hanggang Barangay Hula-Hulam sa Mabuhay Town. Samantala, sa Tawi-Tawi, nakaplano rin ang 3 tulay, ang Lalil Sikyat Bridge na 380 meters, ang Tongsina Panyongan Bridge, 380 meters din, at ang Malasa Lupa Pula Bridge na 480 meters. Lahat ng tulay na yan ay kasalukuyang nasa procurement stage na ng DPWH at tuloy-tuloy ang trabaho kahit pandemic. Okay, for our bonus round. Dahil nakaabot kayo sa dulong ng video na to, explain ko rin ang dalawang bonus projects na hindi kasama sa original 16 pero nangyayari pa rin. First, ang Alabat Quezon Bridge or Roma Point Bridge. Ang Alabat Island ay isang malaking isla sa Pacific side ng Quezon Province. May 190 square kilometers at populasyon na halos 42,000. Imagine ninyo ang impact pag pinagsama ang dalawang sides na yan. Yung residente ng isla makakatawid sa mainland Quezon kung may bibilihin or pupuntang ospital or paaralan. At tayo naman Tagaluzon, makakapunta tayo sa magandang beach ng islang yan. Isang kilometro lang ang layo sa isa't isa. Pero sa ngayon, kailangan pa magbangka. Kaya noong 2018, inumpisahan na ng DPWH ang construction nito na magsisimula sa Roma Point sa Barangay Agoho sa Calawag, Quezon at lalanding naman sa Barangay Argosino sa Perez, Alabat Island. Kasalukuyang nakalatag na ang mga pandesan at poste at makita rin on-site ang batching plant ng Republic Cement. Sa side ng Alabat Island, inihahanda na rin ang 21 kilometers na circumferential road para masalo ang darating na traffic. At sa mainland side naman, baka pwede rin itong i-connect somehow sa future TR5 ng San Miguel. At last but not the least, ang Boracay Bridge. Of course, I'm sure alam nyo ang Boracay Island. Halos 2 million visitors yearly ang pumupunta dyan dati. Ang tanging paraan para maka-access ang mga tao at supplies ay through mga bangka mula sa Katiklan. Maaalala nyo na sinara ni President Duterte ang buong Boracay Island for 6 months at pinarehab ito
dahil sa sewerage at traffic problems nito. Halos patapos na nga ang pagsasaayos ng PPWH sa circumferential road doon. Ngayon, naghain ng unsolicited proposal ang San Miguel Corporation noong 2019 para sa isang 1.2-kilometer bridge na aside from vehicular traffic, layunin ito na magtatag ng linya ng tubig, sewage, kuryente at telco. Actually, kung isipin mo, makokontrol pa nga ng tulay ang development sa Boracay. Kasi pwede na magtayo ng resorts at hotels sa mainland. Tapos pupunta na lang ang mga tao sa isla para mag-beach or gumimik. At magiging mas convenient din ito sa mga hotel workers na pwedeng tumira sa mainland Aklan at magkocommute na lang araw-araw sa isla. Kaso maraming tumututol sa planong to. May mga concerns na dadami masyado ang kotse at turista sa island. Kaya sabi ng SMC, i-control nila ang flow sa pamamagitan ng paggawa ng loading at unloading station sa magkabilang dulo. May mga concerns din na mawawala ng hanap buhay ang mga bangkero sa Katiklan. Si Aklan Governor Mira Flores naman, mas gusto niyang i-redevelop ang seaport sa Aklan para makatanggap ng cruise ships. Pero pwede naman gawin yan pareho, di ba? Oh well, antabayanan natin kung papasa ito sa local stakeholders ng Boracay at Aklan. And it's worth noting na si San Miguel ang nag-ooperate din ng Katiklang Airport kung saan naglalanding ang mga turista galing sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. So ayun lang po ang network natin ng inter-island bridges. Hopefully, pag natapos ito one day, pwede tayong mag-road trip all the way from Luzon to Visayas to Mindanao. See you soon po!